www.ebs.cbn.com at kasama po natin ang mga bida sa pinakabagong I Want series na The Gift, ang pinagtagpong ni Kiliti na Dana, na sina Charlene at Nash, batiin muna natin ang ating online viewers. Hello sa inyo, mga nanonood ngayon. Hello, good afternoon. Yes, maraming salamat at pinaunlakan nyo kami ngayong hapon. Siyempre, alam ko na itanong na ito ng ilang beses sa inyo, pero gusto lang natin malaman, balikan natin ano ba ang The Gift, bakit siya The Gift, at kwentuhan nyo naman kami sa inyo mga luwag. Ako po dito si Tina. Si Tina ay merong cardiomyopathy. Sakit po siya sa puso na bawal makaramdam. Kahit anong extreme na emotion, extreme na, kahit ano, parang bawal, sobrang mag-excite, sobrang mag-worry. Kasi pag nangyari yun, may tendency na mag-shutdown yun. Tapos parang mag-collapse siya. Hindi na alam kung anong mangyayari sa susunod. So, meron siyang overprotective ng mga parents. Hindi talaga siya nilalabas. Hindi siya nilalabas ng bahay, meron lang siyang bubble. Kasi natatakot yung parents niya na baka kapag may isang bakterya lang dumapo, kahit anong alikapong baka ikaw matay ni Tito. Hindi mo naalala ko sa character ko. Okay. Ako po si Kokoy. Tapos, si Kokoy isang, meron siyang Asperger's. Asperger's, yun ay parang mild autism. So, ano siya, may problema siya sa social skills, hindi siya gano'n. Medyo tactless siya, hindi siya nakasense sa sarcasm. Tapos, kaya pala ako nagwawala dun sa treatment. Kasi, sensitive na sobra yung mga Asperger's patients sa, ano, sa gown. Or kaya sa bright light, sobrang sensitive yung mga ano na senses nila. So, kaya yung parang may fireworks nun, sobrang ano sa kanya, disoriented. Extraordinary pa lang yun yung mga ano. Tapos yung The Gift, yun yung parang ano eh, yun yung doon namin nahanap sa isa't isa, despite ng condition namin, yung gift of happiness, love, and so hindi siya literal, hindi siya material na bagay. Parang mas okay yun eh. Kesa sa material. Oo. Natatawa ko kasi memorize nila yung mga sinip. Depende pala, na-joke lang. Gaano kalayo o kalapit yung characters niya sa sila ng buhay? Ang layo, sobrang layo. Ay, malapit yun. Kasi sa akin, syempre, bawal makaramdam ng kahit anong extreme. Eh. Extreme naman ako. Extreme ako lagi. So, ikaw din, bawal ka. Ay, ikaw din, hindi ka rin ako. Diba? Ay, oo. Hindi naman ako. Hindi ka naman baliw. Baliw ba siya? Hindi. Si Coco. Hindi. Paranoid? Hindi. Hindi siya. Pero sa utak ba siya? Mental is paranoid. Sa utak ba ano siya? Kumbaga, at autism, parang hindi siya mental lang eh. Gusto niya lahat organized. Psychological. Hindi, meron din siyang psychological. Tapos gusto niya rin lahat parang organized. Oo, parang gano'n na. Yung, alam ba, may routine siya na ginagawa. So dapat, everyday yun lang yung routine niya. Kapag na-break yun, ma-agitate siya. Pero bukod doon sa disability nila, paano kayo nakarinig sa routine? Kasi yun yung hinahanap nila eh. Parang di ba, lahat naman ng tao hinahanap. Friendship, happiness. Longing. Yan. So feeling ko yun. Kasi si Tina, sobrang nakulong talaga siya sa bahay. So wala siyang kakilalang kahit sino, hindi lang mami niya, daddy niya. So parang si Tina, hinahanap niya talaga friendship, parang gano'n. Kwarto mo ba yun? Yung last? Oo, yung last, yung nakakulong sa parang glass. So gano'n yung role ko. Parang medyo na-depress siya nung nandun siya. Kasi hindi siya makalabas, parang ano ba, parang bit na lang ba yung buhay ko. Ikaw naman, paano ka nakarelate? Siguro ano, kasi yung character sa amin doon, kumbaga, tama si Char, longing for love. Tapos, to build sa love na yung The Gift of Love, yun yung naging cure namin. Kumbaga, kami dalawa, kami yung naging cure ng isa't isa. Through The Gift of Love. Acceptance. And acceptance. So, kung sobrang layo niya sa tunay niyong, sa inyo, personally, paano niyo pinaghandaan? Ako, binasa ko mabuti yung script kasi inisip ko din yung mga may sakit sa puso, bawal so bawal extreme, kahit nang bawal sobrang bilis magsalita, so sobrang bagay ko naman. Parang ganon, nagtanong din ako kung paano siya. Tapos sa tulong ni ng director talaga natin, si Direk Juan. So wala kang ginawang immersion, or wala kang nakausap na may ganong disability talaga? Meron pinalaan sa akin si Dark One at isang teenage na lalaki na diagnosed with Asperger's. Tapos
So, yun, na-meet namin siya, nag-launch kami kasama siya. Mm-hmm. Tapos, syempre from there, yun ako sa rin, tapos nag-research din ako sa kung ano ba talaga yun. Actually, more than internally kung ano yung nararamdaman nila. Mm-hmm. Diba? Kung paano sila yung response ng mga tao. Ang maganda dito kasi parang may social awareness din siya. May social relevance din siya para dun sa may mga ganong kalagayan. Pero kahit ganun, sobrang layo kasi yung physically, may kami yung characters namin, sobrang layo mm-hmm. sa totoong buhay namin. Pero feeling ko like, yung soul na lahat tayo nagmamahal, yun yung parang pinakamahal. Yun yung bottom line. Tsaka ang saya nun, kasi ayoko pa i-reveal yung pinakamangyayari kasi mm-hmm. kada eksena parang magugulat kayo. Nasa, doon kami nag-meet ng karakter niya na sa therapy class ni Miss Marie Carrillo, yung doktor namin. So, okay. Asing kayo ng doktor, so, ng therapist niya na? Doon yung malalaman kung ba't ako napadpad doon okay. sa clinic ni... Eh, di ba sakit sa puso yun? So, ba't ako na... Okay. So, anong feeling naman na balik-tambalan kayo after many years? Na-shoot. 2016 pa namin ito pinalabas. And ilalabas na siya after 3 years. Yup. Sobrang masaya kasi nung moment pa lang na ginawa namin, gusto na namin ipakita sa mundo kasi ang ganda talaga. Hindi, kasi sana'y nakakayot yung script niya. Pag ikaw ay nagbabasa. Wala nga lang ito sa mabasa namin yung script. Something siya na parang tatagos din sa siguro sa audience. Tsaka maganda sa mga ginawang telesine kasi out of the box, diba? Hindi yung usual na napapanood natin sa TV. Kaya nakaka-excite. Meron bang awkward moments nung nag-taping kayo for this together? Kasi diba, from Going Bulilit tapos nag-live kayo for this. Balikan natin 3 years ago. Kapag magkasama kami nila, hindi talaga kami na-awkward sa isa't isa. Tsaka, ito yung nagsistart ka na mag-aral sa mag-director, diba? Tapos parang nakakatuwa kasi parang mindful. Nung 3 years ago, parang yun ulit yung unang parang sobrang mahirap na parang drama for a very long time. Tapos parang sinash, medyo nahihirapan pa ako. Tapos sinash, sobrang bait niya kasi tinulungan niya ako. Kasi direct ko na siya. Saya kasi first time nagpapabas ko. Noon, di ba? After Love You. Oo. Tapos, actually, first time natin makikita kasi sa Love You, hindi tayo nalang hindi masyado. Hindi kayo pair doon sa Love You. Medyo alien yung feeling, pero hindi awkward. Nagtutulungan kami. Nakakatawa. Ilang shooting days ako? Mga 6, ganun. Mga 10. 10 yata, 7 to 10. Okay. Parang mga ganun lang. Yung mga fans nagtatanong, ano daw bago sa inyo bukod sa bro na tawagan? Bro pa rin daw ba yung tawagin nyo? Hindi ko nga alam eh. Tumatanda na kasi kaya oh, okay, first name na kami. First name basis na. Oo, Nash. Kasi nung bata, parang okay lang mag-bro eh. Pero like ngayon parang nakaka-awkward na yung bro mo si Jerry. Yun, sinash na siya. Sinash pa din. Sino-sino pa yung mga makakasama niyo dito sa The Gift? Eto. Ang makakasama po namin sa The Gift ay... Nash, go! Si, in-intro lang. Si Miss Marie Carrillo. Hello po. Si Mr. Art Acuña, si Miss Desiree Del Valle, si Miss Lara Kigaman, si Miss ay si Sir Joan Pascon, si CJ Navato, Patrick Suri, Estelle Fugab, Michelle Vito, Alora Sasam. Siyempre, directed by. Direct on at TV. So, how is it working with the other guys? Nakakatuwa kasi, kasama namin po sa class of 2018, si Christelle, si CJ, tsaka si Michelle. So, kayo din magkakasama? Okay. Pero yun yung una ng beses natin na magkakasama. Nakakatuwa kasi, malalaman nyo, pag napanood nyo yung The Gift, kung ano yung mga karakter nyo na sobrang interesting din. Kasi para therapy clinic yun eh. So, sila din yung mga sarap din sila. Pero, para malaman nyo, kailangan nyo panoorin niya. Masasabi nyo ba ito yung pinakamahirap na role na challenging. Bakit siya challenging? Challenging siya kasi paano mo mabibigyan ng justice yung ganun kagandang story para sa akin. So yun yung parang pinaka naging challenge sa akin. Do you think nabigyan ka ng justice? Parang ano, Miss Universe question. Sana sila lang sumagot kasi pag mapapanood naman nila yan sa January.
style na yung binigay namin yung best na. Oo, tama. Best. Ikaw na, siya na yung naging challenge. Ang hirap pag sinabi mong as producer ano ba, masalit ka, parang yung ibang tao sobrang sinigeneralize na yung sabi na. Yung iba, kumbaga iba-iba sila, minsan naglalakang sila ng social skills. Dali ganun, di ba? Like, alam mo, nung naginampan ako sa The Good Sense, sa Phoenix naman siya, sobrang different niya from. So siguro yung paano mo madidistinguish and paano mo, yun nga, mabibigyan ng justice yung kung paano pagka-pure mo yung story. Kasi parang pinaka-soul nung film mismo yung pagmamahal lang na with, parang pure love, parang ganun siya. Yun yung madidescribe ko sa akin. So paano namin may papakita sa audience yung pure love? Based sa trailer, ang daming mga parang magagandang eksena, diba? Sa prom, ikaw may sarili kang world, yung glass na room mo, ikaw meron kang mga breakdown scenes. Ano yung pinaka-memorable para sa iyo? Memorable sa akin nung ano eh, yung nung dumating ako doon sa therapy clinic ni doktora, tapos naka-bubble ako. Bubble yun ah! Sobrang hindi. Bakit bubble pala? Para malayo sa ano? Para hindi ako madapuan ng kahit anong alikabok or kasi diba may sakit siya sa puso, so takot yung parents niya. First time ako nilabas ng bahay nun. So parang memorable siya sa akin kasi challenging ang init. Mm-mm. Pero kailangan magmukhang hindi mainit kasi dapat room temp. So pinigilan niya yung pawis niya. Yun yung pinaka-challenge sa akin. Pina-acting din niya yung pawis niya. Kinausap ko siya. Ngayong araw lang. Pero kapag nagka-cut, meron yun na parang tinutulak sa gilid. Actually, aircon talaga yun. Na para magkaroon ng hangin sa loob. Sobrang init kasi yung concept. Sobrang init. Ang gaganda rin ang set, no? Ang ganda ng set namin. Parang siyang fiction, pero at the same time, grounded siya. Oo. Kasi pwede mag- reality din. Pero yung ano niya kasi parang... Ikaw, anong memorable? Memorable ko yung ka-excena ko si Miss Paripareyes. Mother mo ba siya dito? Hindi, siya hindi. Ay, oo nga pala, sorry. Siya tapos... Hindi. Parang ampun... Ay, hindi. Parang medyo. Parang ampun ka niya, diba? Hinuli ka rin ng anak. Kasi doon ako tumutuloy minsan, tapos tumutulong ako doon sa clinic niya. Ganun na ako. Tapos ang memorable sa akin, yung sinabi sa akin, hindi ko makalimutan yun talaga sobra. Sinabi sa akin, Trick on, at na mag-breakdown ka, pero ayaw kong makikita na nag-breakdown ka. Kasi parang eksena, hindi ko alam kung bakit ako nakaramdam ng emotion. Kasi wala akong emotion eh. Kasi yun yung, pag may Asperger's ka, parang hindi mo ma-express yung emotions mo. So nag-breakdown ako na bawal ako parang umiyak. As in, nakaganyan ako. Tapos nag-breakdown ako. Sabi ko, paano ang gagawin yun? Nabaliw-baliw talaga ako. Pero, dahil sa turo ni Derek Conant din naman, and siyempre nang kaysa na rin si Miss Marie Burke, napulo ko. Wait lang, may tanong dito. Para siyang everything-everything. Nakita ko yung trailer nun, pero nauna kami dun eh. Tsaka hindi naman... Oo eh, nauna tayo nun 2016. Hindi lang siya pinapalabas ng bahay nun. Ikaw may glass, ano ba? Ano, bro? Kasi nauna kami, nauna yung concept namin. Ang ano po, ang proof po niyan is mukha pa akong butike sa payat ko nung pag- iba yung itsura natin. Ibang-iba pa yung itsura niyo, 2016. Tapos, so, hindi siya, parang meron lang pagkakaparehas. Oh, ano? Sa set. Pero iba yung storya niya. Oo nga. Ano yun? Ikaw. Wala lang yun. Okay, eto na. Ano yun naman yung lesson na natutunan nyo habang ginagawa tong The Gift na pwede nyo i-apply sa tunay na buhay? Ano yung lesson? Ang magmawala ng book. Na yung book na dyan palagi. Sorry, kasi... Sinisip ko lang ko eh. So, ayun. So, huwag mawala ng pag-asa. Pag-asa. Yun yung binibigay ng The Gift. Regardless, kahit anong pinagdadaanan. Kahit anong mangyari, kahit anong pinagdadaanan mo, kung meron ka mang parang disability ka dahil sa accident. Siguro ano, yung love, nakaka-achieve siya ng kahit anong sarili. And kahit anong problema. So, importante na kung mawala sa atin sa ibang tao, love for a partner, for our mother, our parents, or a friend, so yun. Kasi, nag-bridge talaga siya ng gap. So, love and hope. Yes. At bilang The Gift, gusto rin ipatanong ng ating mga netizens kung mayroon daw ba kayong gustong matanggap.
Na gift. Ano yun? At depende no, kung material na bagay or... Kahit ano? Anong natanggap? Ang yung Blackpink concert ticket ko, kaya yun yung pinakamasayang regalo na yung taon. Sino nagregalo sa'yo? Mami ko. Ikaw naman yan. Gift of patience. Nino! Grabe. Ha? Patience, Nino. Ako. Kasi medyo ano eh. May abigyan ka ng longer patience. Oo. Oh, kasi may nipin ako. Ganun ako eh. So siguro yun. Gusto mo on time mga ganun. Hindi naman. Oh, parang ay muna gaantay. Hindi naman. Parang ano. Mahabang pasensya lang. Longer pa. Ikaw, Shark, kung may ibibigay kang gift kay Nash, ano yun at bakit? Ibibigay kong gift kay Nash? Mm-hmm. Gusto ko siya bigyan ng, kung meron man, kung mayaman man ako, mm-hmm. computer na sobrang bilis. Hindi naglalag. Kasi? Kasi, si Nash kasi, ang galing niya sa computer, tapos sobrang hiling niya rin sa computer games dati. Pero ngayon, nag-shift na siya. Mas na tayo bumili na naman. Oo, editing na. Mm-hmm. So ako, parang, di ba, para makapag-edit ka, kailangan mabilis talaga yung computer mo. May mm-hmm. mataas yung RAM. Mm-hmm. Tapos, yung memory. Yung memory, gano'n. So ayun. Material. Okay. Patience na din, kasi gusto mo din. Computer with patience. Yes, computer with patience. Ikaw naman, Ash, kung magbibigay ka ng regalo. Any gift kay Char. Ano? Hindi, ayaw ko bigyan. Ano siguro? Sapatos. Feeling ko, social media na ano. Na? Kuro! Nagkita yung mga audience natin. Hindi, gusto ko siyang bigyan ng ano. Na marami ang pera, gusto ko siyang bigyan ng sobrang laking bahay. Amazing! Thank you, Nash! Kasi, ano, ang laki ng pamilya nila eh. Makakapunta sa kanila, sobrang laki ng isang malaki silang compound. Okay. Parang ang saya, manuwa sa akin sa ako kasi sa bahay, sa malaki. Maraming kwarto. Kasi family person siya, so, kumbaga, ayun, nagsistick talaga si sila ng family nila. Family ties. Pinoy, di ba? Cutie. Talaga. Quality. Yes. Cutie. So, ayun. Nagbabasa rin kami dito. Oo. And marami din tayong mga natatanggap pang tanong, no? Like this, ikaw daw ba, Nash, sa lahat ng nalilink kay Charlene, kanino ka pinakaboto at bakit? Parang, sino pong nalilink kay siyang parang kasi ano eh, hindi mahalaga eh. Sinash, ako kung saan siya kasi eh. Masaya eh. Mm-hmm. Oo eh, kasi hindi naman magmamatter yung kuha sino yung gusto ko pa at the end of the day kung saan sino siya masaya eh. So, thank you, Nash. Bye muna. Ikaw naman daw, Char, ano yung pinakamagandang love advice na magbibigay mo kayo? Ako, hindi ko alam. Kapag lumapit lang siya sa akin, hindi ko nun lang ako makakapagbibigay ng magandang love advice. Pero ano kasi to eh, alam niya yung mga gusto niya sa life eh. Alam niya yung mga gusto niya mangyari. Kaya lalapit lang yan pag nangyari, sobrang masaktan. Oo nga, no? Doon lang ako makakapagbigay ng advice. Depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. Pero ano niya, alam niya yung gusto niya. So, proud. I'm proud. Tatawon. At ngayong i-stream na nga ang The Gift sa I Want, pero pa daw ba kaming aabangan na projects niya together? So far, wala pa. Pero ito yung dapat talaga nilang abangan. Mm-hmm. Kasi sa January 11, ipapalabas na. 3 years pa namin ito ginawa. Mm-hmm. 3 years ago. Mm-hmm. So, sana abangan nyo yung The Gift. Sobrang excited kami na papanood na yan. Mag-ready na kayo yung tissue sa gilid. Sobrang proud talaga kami. Lahat kami sa Direkonet din. Sobrang proud kami din sa nagawa na. Kasi, given nung time na yun, sobrang limited na mga resources. Kasi, kumbaga, mas nauna pa siya sa mga lumabas ngayon na, ano, I want na, ano, film, yung mga bagong, yung mga na-stream na. Na. Mas nauna pa siya. As in, mm-hmm. parang in a way, old school pa yung... Ang alam ko, ang kasabay nito, yung isang I Want entry ni Alex Gonzaga naman. Yes, tsaka yung kay Andrea Gray. Yun yung mga kasabay natin. Tama, tatlo yun eh. Tapos ito yung The Gift. So, sobrang happy kami na una tong ipapalabas. Siya yung unang film na ipapalabas niya yung 2019. So, sana... Pambungad ng I Want. Kumusta daw yung directing ano mo career? Ino-pursue mo pa ba?
Na, oo, pero ngayon kasi may... More on na ako eh. Gusto ko mag-explore. Sabi ko nga din sa kanina ko sinabi kanina ata. Pupunta ko sa Singapore. Kasi parang gusto ko mag-explore ng about dun sa... Parang gusto ko paggagawa ko ng film. Yung sobrang years... Yung kasi di ba yung ngayon parang makagawa ka na ng film? Okay? Yes, kahit sino pwede mo yung director. Pero like, gusto ko yung film ko is something na kahit first film ko siya, magiging proud ako sa kanya. Kahit yung kumbaga... Masa-stand niya yung test of time, kung timeless siya. Oo, yung kahit matanda ka na, pinapanood pa rin. Pa rin yung okay. Bakit ka daw paus? Bakit daw paus? Sabihin mo, bawal ba? May problema ako ba sa mga paus? Kailangan mo ng paper ba? Sorry, kailan mo daw ilalabas yung vlog niya ni Nash? May kinunang ka daw video niyong pero dalawa. Pero nung kinunang video ni Nash, pero... Kailan yun? Yung doon sa may, nung nag-ano tayo. Wala na yun. Wala iba pa na, yung phone ko eh. Iba na yung phone ko nun eh. Hindi ko na siya mailalabas, pasensya na. Kasi merong excited doon na binivideohan niya ako. Oo, sa may mismong ano. Sa mismong movie. Binivideohan ko talaga siya. Tapos yung tura ko doon siyempre. Yung in-character. In-character ako. Sabi ko, subo. Kasi kumakain siya. Sabi ko, subo mo nga. Subo mo ginagawa. Kasi wala siya nga, wala siyang lapin. So niloloko-loko niya ako. Pero siya yung kita. Nakikita ko sa akin. Hindi yung makakala. So yung sayang. Sayang naman. Wala ba? Anong buray na yun? Hanapin ko. Baka nasa laptop ko. Pero feeling ko wala na yun. Ayan. Parang ang daming memories sa The Gift. Kaya yeah. Invite na natin silang lahat para mapanood sa IWAT ngayon January 11. Nash. Ayan ang mga pamilya. Three years in the making. Pero ang tagal na po namin ginawa ito. At 3 years namin hinintay ito. At excited na po kami para mapanood nyo ang The Gift. Marami po kami kasama dito. Asama po namin sila. Miss Marita Reyes, Mr. Art Acuña, Miss Lara Kigaman, Alora Sasam, Miss Desiree Del Valle, Miss Joem Bascon, Michelle Vito, si Gina Bato, Kristen Pulgar, Patrick Sugi, at marami pa po iba. Directed by Direk Onat Diaz from Kingscape. And sana abangan niya. Mag-stream na yan sa January 11 sa iPhone. May oras na ba? Hindi ako sure eh. May oras na daw po. Wala pa. Basta January 11, mga kapamilya, 12 midnight, down. Yeah, so na-printed din sa, ano, siyempre sa Dreamscape kasi so, yes. Ganda talaga nung material. Dreamscape para, Digital. Oo, para ipagkatiwala sa amin ni Sherlyn. Yes. So, ngayon, January 11 na yun, mga kapamilya, mag-download na kayo ng IWANT or kung nakapag-download na kayo, i-update nila para mapanood nyo ang streaming ng The Gift. Ngayong January 11 na po yan sa IWANT. Okay? So mag-games na tayo. Ang first game natin yung hapon ay draw each other. Okay? Ang mechanics ito ay drawin nyo ang isa't isa ng magkaharap. Ang catch, hindi nyo pwedeng tingnan ang board. So nakatingin ka lang kay Nash, nakatingin ka lang kay Char, at i-draw nyo yung isa. Ang isa't isa. Okay? So mukha lang ba to? Okay, in 1 minute ba to? May time limit ba tayo? 1 minute. In 1 minute at point system tayo, so yung matatalo may punishment sa dulo. Okay? Ready? Draw each other. Bawal tumingin sa board. Sa board, bawal. Go! Ayun tayo. Ay, parang professional si, ano, Charlene. Bilis-bilis. Wala sa film school. Ay, bawal tumingin, Char. Film school nito. Di ba dapat magkalapit sila? Pero okay lang dito. Carry lang naman. Pwede kahit isang tingin naman! Focus! Kasi yun ang ano, yun ang kakaiba sa game. Pagandahan tayo. Last 30 seconds! Ay, may paa. Saan ka natingin? Dapat kayo nagtitinginan. Last 15 seconds. And 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Uy, ang galing si Char, ha? So, di ba? Hindi naman natin kailangan magtanong. Halatang-halata naman kung sino mas maganda. May nakalagay pang Nash. Jolay. Tapos na. Ano kaya? Ito tapos ang mukha muna kasi.
Ito ay yung buka, sana makita ng online viewers, no? Ayan. May ikaw pa. Okay. Medyo parang wala sa katinoan si Charlene. Akala ko ikaw, tenga pala. Okay, so para sa round na to, ang nanalo ay si Charlene. Thank you. Okay, tumako tayo sa ating second game. Ang tawag naman dito ay 10 times. May isang word lang na ipapabanggit namin sa inyo ng sabay 10 times and then may tanong kami sa dulo, paunahan lang ng sagot. Okay? Ay, hirap. Sabay kami, sabay. Yes, sabay. Okay, ready? Sabay kayo ha, with the hands para nakikita natin. Hindi na kailangan ng board. Ah, hindi na. Okay, so say pork 10 times. Pork. Sabay tayo. 1, 2, 3, go. Pork. Ano ang ginagamit na utensil para sa sabaw? Spoon. Amazing. Pork. Okay. Alright, tama. So, 1 pork. Say weather 10 times. Weather. Ano ang English ng pakpak? Wings. Correct! Ay, nagkatalino nga ng guest, mga kapalino. Say meat. 10 times. Meat. Ano ang English ng baboy? Pork. Pork. Ayoko nga pala. Akala niya tama. So mali po sila pareho. So 1 pareho. Deduction. Hindi ako sumagot. Okay, tig 1 points pa rin tayo. Akala ko tama. Kaya ko naman nagsasabi. Uy, 2 points. Ay, hindi pala kasama yung kanina. Say sweat. Sweat. Anong English ng tuyo? Dry. Tama? Galing. Okay, so 2-1. Ano po ba dapat? Tama. Dry. Say million 10 times. Million. Ano ang English ng bawang? Garlic. Okay, tama. Bani yan isabay. E di parehas. Pero lamang pa rin si ano. Lamang si Char kahit sabay. 1, 2, 3. Okay. So sa round na to si Char pa rin. Char pa rin. Amazing. Alam mo, akala ko pork. Akala ko din pork. Okay, so ito na ang ating last game, the Kitan Challenge. Level up, ang tawag nito ay, I want to blank your blank. Okay, so, ito yung sentence natin, I want to blank your blank. Asaan dyan ang I want to? Ito. I want to, bubunot ka dyan kung ano yung verb, your body part. Tama? Okay. So, unahin natin si Char. So, sasabihin mo, I want to, touch your amazing. Si Char dapat. Si Char. Sa kabila. Your cheeks. Hawakan ko. Yeah. 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. It's your turn. Touch. I want to po to. Hanggang 6 PM tayo dito. I want to. Seryoso ba to? I want to put saliva. Put saliva. Okay. In your hirap maging artista. May mga ganito. Kamay na lang. Pili mo. Lips. Tsaka. Face. Etang. Hips. Yeah! Di ba kapag gano'n nilalawayan? Ano yun? Ganun. Kapag nalunod. Oo, gano'n. Grabe ka naman kayo ba? Ano ko pa kahit ako? Ibahin lang yung verb. Oh, ibahin na lang daw yung verb. Okay. Oh, basta hips ka na. Ibahin na lang daw yung I want to pero hips ka na. Ito. Bakit oh, compliment. Compliment. Okay. Kasi may put sa live, ha? Baboy naman ang dali. Okay, compliment mo daw yung hips ni Emma. Ah. Maliit. Maliit. Di ba dapat malaki? Maganda yung malaki? Hindi. Depends. Maganda yung hips mo. Oh, thank you. Your hips sexy. Okay, hips sexy. Okay, my turn. Prick your pinball. I want to prick your finger. So paano yun? Pitik na lang. Prick di ba yung parang sa may pinball? Pinuputok. Ganyan? Yeah. Okay, pwede na yan. Amazing. Nash naman, I want to pinch your talagang inaano niyo.
five set. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sige, sorry, chinek ko kung pwede sa mama. Flick. Toe. So, paano? Papakita natin sa mga netizens. Pipitingin ko? Five times. Oo. Buti na hindi mo sa'yo pumitig. Four. Hindi ko nga pumakama. Five. Okay. Hindi mo sa'yo pumitig. Last shot, tsaka last night. Oh, last na si, ano? Nash, si Nash. Si Nash. Oo. I want to hug your toe. Sana toe. I want to hug your toe. Legs. Ah, okay. Hug your legs. Hug my pakita legs. Natin. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, in-release yes, nyo. Yes! Pakita natin. Finish. Para sa mga hindi umabot sa ating live, pwede niyo po itong balikan sa facebook.com/abs-cbn network at mag-subscribe din po kami sa, kayo sa aming YouTube channel. That's ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Okay, invite na natin sila ulit na manood at mag-stream ng The Gift ngayong January 11. Ngayong January 11 na po ang The Gift. Kasama po siya siyempre si Miss Shirley San Pedro. Ayaw mo, walang saling ang pag-aaral. So marami pa pong iba. Directed by Direk Onat Diaz po yan. From Dreamscape. At yun, sobrang ako feeling ko magugustuhan ko ng, as in, walang edad, magugustuhan ko. So ayun, ngayon January 11 na po yan. Sana abangan niyo lahat. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat mga kapamilya. Download na po kayo ng iWant. Thank you na, Charlene. Hanggang sa muli, ito po ang Kapamilya Chat. Bye. Bye.